isa sa mga pinakamagandang halaman, tapos sobrang tibay din itong Persian Shield. Pwedeng-pwede po siya sa direct sunlight. Yung Persian Shield po, kung hindi kayo aware or hindi kayo familiar sa halaman na to, is para po siyang mayana, or yung behavior niya para po siyang mayana. So yung ginawa ko po dito para lang siya maging ganyang kalash is pinching method pa din, parang sa mayana. So paano yung pinching method? So mamaya i-discuss ko sa inyo, or papakita ko na lang muna sa inyo tapos i-discuss ko din. So sa mayana, di ba, kapag meron po tayong talbos dito, ayan, so ipipinch lang po natin yan. O, ito na lang para mas maganda yung tubo niya. Tapos puputulin lang natin ganon. Tapos dun po kasi, dun sa pinagputulan, tutubuan po yan ng dalawang panibagong stem. Or magsisimula muna yan sa dahon, tapos magiging stem na po yan, tapos magiging ganyan. Ayan. So makikita nyo dito sa Persian Shield natin is iba-iba yung kulay, no? Ang original na kulay niyan is ito, violet, or yung purple nga na makintab, no? Kitang-kita naman dyan. Kaso habang naluluma yung dahon ng Persian Shield, nagfe-fade po siya. Ayan. So normal lang po ito. Pero mas mapapatagal po natin yung kulay ng Persian Shield na yan kapag lagi po siyang direct sunlight. Tapos rich sa fertilizer, or yung lupa niya is sobrang fertile. Pero ang pinaka nakaka-apekto talaga dyan is yung sunlight nga. Dito kasi sa area niya, ayan, kung saan siya nakatanim ngayon. Diniretso ko po kasi yan sa lupa, ay makikita nyo medyo madamo dito. Dito kasi sa area ng bahay na to, hindi po siya masyadong natatamaan ng sunlight. Kaya mapapansin nyo, yung mga alumang dahon niya talagang nawawala na yung pagka-purple niya. Yung mga bagong dahon na lang, yung talagang sobrang kulay a violet pa, or yung purple nga. So kung may Persian Shield po kayo, tapos nakikita nyo na ganito na yung kulay ng dahon, halos maging green na, normal lang po yun, no? Talagang wala po kayong pagkakamali doon. Talagang ganun lang siya mabuhay eh. Pero again, kayang-kaya po nating patagalin yung kulay ng dahon yan, ayan, yung violet, kapag lagi po siyang natatapatan ng sikat ng araw. Hindi po siya nasusunog basta-basta. Alam nyo naman, di ba, yung ibang turo ko sa ibang halaman na video natin, the more na mas dark yung kulay ng dahon ng isang halaman, mas tolerable po siya, or mas sunlight tolerant siya, di ba? Kahit matapat yan, matapatan ng direct sunlight yan, sorry, talagang hindi po siya masusunog. Well, masusunog siya to a certain extent, or masusunog siya kapag sobra-sobra na talaga, or sobrang init na nung sikat ng araw. Pero kung normal naman po tulad nung panahon ngayon, or siguro mga sunlight ng hindi summer, kayang-kaya niya pong mabuhay, hindi po siya masusunog. Tapos ang isang napansin ko pa dito sa Persian Shield, mas gusto niya po ng diretso sa lupa yung tanim, hindi sa pot. Siguro dahil sobrang wild din magpatubo niya ng damo tsaka ng stem nga, mas kailangan niya po ng mas malawak na paglalagyan natin. So makikita niyo diyan, 'di ba, sa may background nung halaman natin, medyo madamo talaga kasi dito po sa area ng bahay namin sa may bandang likod, medyo madamo talaga dito. So tinesting ko lang po siyang i-propagate dyan. Actually, isa lang po yan. Naghiwalay na po siya. Ayan, makikita nyo dito. Ayan. Sobrang madamo. Ito po yung pinanggalingan yan. Isang halaman lang po yan na pininch ko. Tapos hinayaan ko na po siyang tumubo. Ayan. Na maging ganyan. Tapos may millipede pa doon. Ayan. Millipede ba yun o centipede? So, laging may ganyan sa bahay. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yan. Lagi kong inaalis. Pero, ayan. Ayan, tinanggal ko. So, mapapansin nyo talagang madamo dito. Ayan. So, tuyong-tuyo na yung mga damo, mga pinagtabasan. Kasi kapag nagpapatabas ako ng damo dito, napupunta yung mga lumang damo niya. Tapos, hindi nawawalis, di ba? Sobrang busy. Pero, ayan po yan. Mga damo. Pero dito po yan nakatanim. Talagang pinropagate ko lang yan dito. Actually, madami pa po akong katabi yan na ibang halaman. Kaso, yung ibang halaman, siguro nga dahil inaano ng damo, pinapamahayan ng mga damo na hindi naka-survive. Ang naka-survive lang po dito, itong Persian Shield natin. Madaming kalaban yung Persian Shield natin dito, makikita nyo, di ba? May mga kagat ng insekto. Tapos yun nga, nagfe-fade yung kulay kasi kulang na nga sa araw dito sa position niya. Tapos mayroon pang mga insekto, kaya makikita natin yung damage. So pangit yung ano dito. Yung area ng halaman dito, konti lang yan dati eh. Ito lang yung natira. So sobrang tibay, makikita natin na sobrang tibay na itong Persian Shield. Ayan. Pangit lang talaga yung ibang kulay ng dahon, yung nasa ilalim. Pero wala tayong magagawa. Siguro ililipat ko siya. Kasi ayan oh, dito yung nakatanim. So makikita natin sobrang madamo dito. Tinesting ko lang talaga siya, pinropagate ko ng diretso sa lupa. So nabuhay naman, ilang buwan na rin siya dyan. Yun yung papansin natin sa Persian Shield eh. Same na same siya ng behavior ng pagtubo ng mayana. Kaso mas mabagal. Sobrang mas mabagal siya. Mas mababagal siyang tumubo. Sorry, mas mabagal siyang tumubo kapag diretso, or hindi naman diretso, kapag sapat po siya nakatanim.
So nung tinesting ko dito sa diretso sa lupa, ayan, mas naunahan niya na po yung mga nakatanim na Persian shield sa mga pot. So ito sobrang lush na niyan, ayan, 'di ba? Compared dun sa iba, yung iba kasi talagang panayang ano ko doon, pinch ko doon, hindi ko din mapalush ng sobra, nababagalan ako. Pero dito nung diretso sa lupa tapos pinch lang ng pinch, ganyan na po ang naging itsura niya. Pero ililipat ko siya sa siguro hindi sa madamong area kasi mahirap ako i-control yung damo dito. Talagang kasi wala nang masyadong nakalagay dito ng mga halaman. Kasi siguro sa may unahan ng bahay, mas maganda kasi doon. Tapos nakakaawa naman siya dito, di ba talagang. Tinan nyo naman yung background niya, no? Madamo talaga. Ayan, mga madamo. So kailangan natin siyang ilipat. Talagang tinatanggal ko lang yung mga damo niyang fresh doon sa mga paligid niya. Ayan, madami pa nga eh. Hindi ko lang talaga maalagaan ng ayos kasi sobrang busy sa trabaho. Pero ayan, so yan po yung Persian shield. Kung meron po kayo, i-pinch-pinch nyo lang hanggang sa lumago na, maging lush. Kung gusto nyo pong mag-pinch or kung gusto nyo magparami tapos lumago pa din to, mag-pinch kayo nung medyo mahaba. Na halimbawa, ito, ipipinch nyo yan, diba? So ito po yung gupitin nyo, yung nasa gitna. Tapos itong cutting na yan, ipropagate nyo. Para panibagong Persian shield na po yan. Parang mayana lang talaga. Nga lang, medyo mas matagal po siyang magpaugat kaysa kay Mayana ha. Siguro magte-take yan ng 1 week to 10 days bago magkaroon ng maliit na ugat. Pero worth it naman yun kasi kapag nakita nyo talaga yung full bloom niyan, well hindi naman bloom, pero yung full na ganda niyan, lalo na yung mga violet na dahon niyan, ayan o. Sobrang ganda talaga niya, lalo na kapag sobrang nasisikatan ng araw. Kasi yung dahon niyan, shiny. Ewan ko kung kita sa camera yung pagka-shiny niya. Pero sobrang shiny nung dahon niyan. So kapag natatamaan ng sinag ng araw, medyo nagsha-shine yung pagka-violet. So yan po yung Persian shield. Sa fertilizer, kung ayaw niyo pong idiretso sa lupa, kasi nga medyo mahirap mag-alaga ng halaman na diretso sa lupa, di ba? Kung ilalagay niyo po siya sa pot, ilagay niyo siya sa medyo malaking pot. Tapos kung mag-fertilize kayo, wag po yung sobrang mataas na nitrogen. Kasi kapag sobrang taas na nitrogen nung pinaka-fertilizer natin, mas mabilis mag-fade yung pagka-violet niya. Mas magiging color green yung pinaka-dahon. No. So yung normal na fertilizer lang, siguro yung mga equal, di ba, yung full fertilizer, yung mga 14-14-14, basta hindi nakafocus dun sa nitrogen, di ba, yung pinaka-N dun sa NPK. Kasi nga kapag mas mataas yung nitrogen, magpo-focus yun dun sa dahon, magiging green masyado yung dahon niya, mawawala yung pinaka-violet or yung kulay purple. Minsan nga, na-testing ko dyan yung ginamit ko yung, ang tawag dito, yung mataas yung nitrogen, yung puti, wait lang, urea na fertilizer, tinesting ko dun sa isang nakapat na Persian shield, talagang nawala lahat ng pagka-violet niya. Siguro nasobrahan sa urea yun, kaya ayun. So hindi ko na inulit. Tapos after nun, siguro after ilang weeks, tsaka ako nagpropagate dito nga. So kailangan natin siya ilipat kasi medyo matanda na siya dito. Ilang buwan na yan, siguro tinan nyo naman sa estado nung pinaka stem niya, medyo ano na nga eh, hindi na niya kinaya yung bigat nung pagka-lash niya dito, medyo dumapa na dito, di ba? Medyo humiga na. Pero yan po yan, ayan yung pinanggalingan na stem. O yan po, shinare ko lang yung Persian shield kung ano nangyari dito sa diniretso ko sa lupa na tanim, tapos pinagpipinch-pinch ko lang. So ganyan na, sobrang lush, medyo nag-mature, ayan, kailangan natin siyang ilipat sa mas malaking pot or mas maayos na lupa dun sa unahan nga siguro. Pero yun lang, sana nagustuhan nyo itong video na to. Yung Persian shield po, kung gusto nyo pong bimili sa mga garden shop, sobrang mura niyan. Mga 30 pesos, mga maliliit na Persian shield na yun. Yung mga lush, siguro abot ng 100. Depende sa kulay eh. Yung kulay kasi yung nagpapamahal dito eh, kasi alaga nga sa sunlight. No. Pero again, yun lang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Si EJ po ulit. Thank you!